sabi niya, sa lahat ng droga, yan ang pinakamasarap. Lahat ng droga, natikman ko na eh, sabi niya. Pero yan ang pinakamasarap sa lahat. Guess mo natin. At kung sa sarili mo lang na magbabago ka, hindi mo kaya. Kasi masarap eh. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay, mga ilang taon na ang nakalilipas, mabuti nga hindi na siya inabot ngayon ng pagpapasuko eh. Nakalipas na yung maraming taon, nakarinig po siya ng ganitong pangangaral. Amin po ba? At nagkaroon siya ng pagbabago. At ang sabi niya, dumating kasi ang Panginoon sa aking buhay. Tinanggap ko si Christ bilang Lord God Saver ng buhay ko. Hindi sinasadya eh, Pastor, sabi niya. Yung kalibin ko, kalibin ha, hindi pa asawa, kalibin. Usong-uso yung mga libin na yun eh. Kaya nga marami ayaw maniwala sa forever eh. Kasi papalit-palit ng partner eh. Parang nagpapalit lang ng make-up, ng lipstick o ng damit. Kaya sabi nila, ayaw ko maniwala sa forever. Sabi nila. So meron akong kalibin, sabi niya. At yung kalibing kong ito ay nakarinig ng salita ng Diyos na bago ang buhay. At nakipag-break sa akin yung kalibin ko. At ang sabi ko sa kalibin ko, after 2 months, babalik ka rin sa akin. Ibig sabihin, hindi mo ako magagawang iwanan. Patuloy tayong maglilibin. After 2 months nga daw, bumalik sa kanyang kalibin niya. Pero malakas na bilang Kristiyano. Siguro regular na dumalo. Tapos pinuntahan siya. At pinag-pray siya. Guess po natin. At ang sabi niya, yun ang naging simula ng pagbabago sa buhay niya. Kaya ang sabi niya, kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko maiiwanan ang shabong. Guess po natin. So ano yung shabong ito? Abay, sa tingin niya masarap yun. Pero ang hindi niya alam, sinisira na yung utak niya. Ang hindi niya alam, sinisira na ang kinabukasan niya. Hindi niya alam, sinisira na ang pamilya niya. Sinisira na yung pagkatao niya. Guess po natin. Pero salamat sa Panginoon, nagkaroon po siya ng pagbabago. Guess po natin. Kaya po, yung ginagawang pagpapasuko ngayon para maiwasan yung droga, maganda eh. Pero kung magkamisan, hindi rin naging yung maganda yung tinatag ng summary feeling. Yung bang pinapatay ng walang due process. Pero ang masasabi po natin, hindi talaga magkakaroon ng malalim na pagbabago ang mga Pilipino maliban si Kristo ang magbago ng ating mga puso. Palakpakan po natin ng Lord. Kaya kung meron tayong babaguhin sa ating sarili o sa ating mga mahal sa buhay, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Ako naalala ko noon nung ako'y nag-aaral. Tapos yung mga kapatid ko nagsisipagtrabaho. So nagpapalaba kami. Pero minsan yung aming labandera na part-timer lang, hindi nakakarating. So ako'y naglalaba ngayon ng mga damit namin. Eh una akong nakikilala sa Diyos. So alam niyo ginagawa ko? Habang nilalabag ko yung mga damit ng mga kapatid ko, Panginoon, tinatanggal ko po yung dumi sa damit ng mga kapatid ko. Pero tanggalin niyo po yung dumi sa puso nila. Amen! Amen. Kasi maraming sabon eh. Para pang alis ng dumi. Iba't ibang sabon sa damit, di ba? Merong 6 pesos lang. May 7.50. Iba't ibang uri ng sabon pang linis sa damit. May ibang-ibat-ibang uri ng sabon panglinis sa katawan. Ganoon. Yung iba, iba yung sabon sa katawan, iba rin yung sabon sa mukha. Mas magastos nga ngayon eh. Noon, perla lang, okay na eh. Mula ulo ng paa na yun eh. Eh ngayon, iba magastos. May shampoo na, may conditioner pa. Meron pang minsan na libon. Diba? Magastos ngayon, iba pa yun sa mukha. Ang gastos talaga ngayon. Iba ang panahon ngayon. Sa iba't ibang uri ng pangalis ng dumi
ng damit at ng katawan ng tao. Bago ako pumunta rito kanina, inalisan ko ng dumi yung sapatos ko. Magintab kanina yun eh. Kaya sa pagbiyahe namin, iba na yung kulay. Nagkulay brown eh. So iba't ibang uri ng panglinis, iba't ibang uri ng pampakintab. Pero ang maglilinis ng ating kaluluwa at espiritu at babago ng ating buhay, pati ng ating mga mahal sa buhay, pati ng ating kababayang mga adik, wala iba kundi ang Diyos. Si Kristo ang kailangan natin. At sa bawat problema at pagsubok laban ng buhay natin na dinadaanan ngayon, o dadaanan pa o ng ating mga mahal sa buhay, walang makatutulong kundi ang Panginoon. Nung dinalo ko nga yung isang kapatid at naramdaman niya yung pagmamahal ng Diyos, papalad niya yung taga-Metro Manila kasi lagi kong nadadala kasi doon ako nakatira. Dito napakadalang. Halos buwanan, pag dumarating ako, hindi ko pa maikot lahat ng lugar. Misa, mas mapalad itong lugar na ito, mas madalas ako rito, you know? Sa lugar na ito. Siguro maraming pastor at pastor dito na itatayo ang Panginoon. So, nung ako'y umakyat ng bahay niya, at pababa na ako, sabi niya sa akin, Pastor, salamat po. Sabi ko, huwag kang magpasalamat sa akin. Kasi ginatumpan ko lang naman yung tungkulin ko eh. Ang totoo, ang higit sa lahat ng pasalamatan natin parehas, ang Diyos. Na tumutulong sa ating problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, anumang sakit, anumang karamdaman, anumang problema sa lahat ng bagay, no? Eh magpasalamat tayo sa Panginoon na tinutulungan niya tayo. Amen? Alakpakan natin si Lord. Huwag natin kalilimutan yun na ang Diyos tumutulong sa atin. Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, kahit na wala kang load, kahit na wala kang free data, kahit na hindi ka marunong mag-FB, kahit na wala kang cellphone, tawagan mo lang yung Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3, tawagan mo ako, sabi ng Diyos. Sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang kamangha-manghang mga bagay. Amen? Amen. Ipapakita ko sa iyo. Call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things that thou hast not. Tawagan mo ako, sabi ng Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kaya ang Diyos, pwede natin siyang tawagan eh. Kahit saan, naglalaba ka, pwede mo siyang tawagan. Nagluluto ka, pwede mo siyang tawagan. Kahit na sa CR ka, pwede mo siyang tawagan. Kasi yung uncle ko, tagal sa CR eh. Nagbabasa ng dyaryo, nagbabasa ng libro. Uncle, tapos ka na ba? At alam ba natin, si Isa Siguera gumagawa ng kanta sa loob ng CR. Kaya may mga tao na ang CR nila, mas malaki pa sa bahay. Totoo. Yung CR nila, napakaganda. One time, isa, sabi ko sa isang kapatid, pwede ho bang maki-CR? Opo, Pastor, tuloy ka. E pagpasok ko sa CR, ang laki, akala mo kwarto eh. Last CR lang yun, ha? Ganun nakalaki yung bahay, ganun nakalaki yung CR niya. Kasi yung bahay ba naman niya, may swimming pool eh. Ang laki ng CR. May cabinet, may dressing room. CR ba ito po? Eh, bahay na namin ito eh. Mahihiya ka tuloy mag-CR eh. Gets po ba natin? So, sa lahat ng dako, pwede mo siyang tawagan. Bumabiyahe ka. Nagkatrabaho ka, nagninegosyo ka, pwede mo siyang tawagan. Anytime. Kahit hindi mo siya nahahawakan. Kahit hindi mo siya nakikita, tawagan mo siya. Hindi mo kailangan, Lord, pwede bang mahawakan kita para malaman kung nandito ka nga? Hindi na. Lord, pwede bang makita kita para malaman kung nandito ka nga? Hindi na. Sabi ng Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya nakikita mo siya, kaya hindi. Kaya parang nararamdaman mo siya, kaya hindi. Maniwala kang nariyan siya. At sasagot siya sa ating mga pangangailangan.
Ito lang ang hinahanap ng Diyos eh. Actually, madali lang maligtas. Madali lang pumasok ng langit pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito. Isang tawag lang sa Diyos. Just a prayer away. Sa lahat ng mga problema, mga pagsubok laban ng buhay natin, madali lang. Just a prayer away. Isa nga pong nanay ang nag-text sa isa ring nanay. Hindi alam yung number ko. Paki-forward naman kay Pastor, sabi gano'n. Pinorward naman sa akin. Tapos nagkataong hindi niya alam yung number niya na nasa pondo ko. Tinawagan ko siya. Sabi ko, ano pong problema? Sabi niya, yung apo ko po, nasa ICU ngayon. Kasi ang tigas ng ulo ng nanay eh. Dumadalo yan, aktibo yan eh. Kaya lang, nakalimot na si Diyos. Hindi na dumadalo at nagiging priority na yung pagkita ng pera, pagkagana, pagpapayaman. Ayan, nangangailangan yung kanyang anak ngayon. Alam mo, wala naman tayong magawa kundi idulog sa Panginoon. Nang narinig ko yung sinabi niya, ito ang sabi ko po, Panginoon, huwag niyo na pong tingnan kung sino man po ang magkulang. Ang tingnan niyo po yung batang nakakaawa na nasa ICU mo. Nawa po iulad niyo ang inyong pagdikalang naman. Abutin po ang bata at bigyan niyo po ng kagalingan. Alam niyo po sa himala at himala ng Diyos, makalipas ang kinabukasan lang yata, nag-text at ang sabi, palabas na po ang ako. Thank you, Lord! Minsan, alam niyo, tayo mga Kristiyano, ang tingin ng iba, para tayo mga mitopak sila, mitama. Para tayong bagtip. Ang tingin nila, nababagtip na tayo. Pero hindi nila alam, masyado lang tayong nasasarapan sa piling ng Diyos. Na meron tayong Diyos na katuwang. Ako, aminin ko, misas, kinakausap ko sarili ko. Pero hindi nila alam, hindi sarili ko ang kinakausap ko, ang Diyos. Totoo po. Kahit yan, kamisang pupunta ako ng mall, pipili ako ng Amerikana, Lord, bagay po ba? Tinatanong ko ang Panginoon, okay po ba ito sa akin? At misang pupunta ako ng mall, sabi ko, Lord, ang ganda nito ah. Lord, babalikan ko yan, bibigyan mo ako ng pera. Hindi ko pala akong pera. And that's true. Okay. Ganoon. So sa madaling sinita po mga minamahal, isa lang po ang ibig kong tingin. Iba talaga ang merong Diyos sa puso. Hindi sa muso, hindi lamang sa relihiyon, pero hindi sa lahat sa puso. Yung tinanggap mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo, na nagiging priority mo siya, na maraming mga bagay na dapat na unang-unahin, pero nagiging priority mo siya sa buhay mo. Na inuuna mo siya, dumadalo ka, pinaglilingkuran mo siya. Napakaganda niya. Kasi hindi na iiwasan minsan. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay. Minsan hindi natin kakayanin. Pero kapag si Jesus ang Lord God, Savior ng ating buhay, walang problema sa mundong ibabaw na ito ang hindi natin kayang gabiin. Roma 8:37, kayo ay higit na mapagtagumpay dahil kay Kristo. Hindi lang tayo mapagtagumpay kung hindi higit na mapagtagumpay dahil kay Kristo. Pag gumagaminsan, sabi nga, hindi na iiwasan, darating at darating talaga sa atin ang kamatayan. Alam mo ninyo ang kamatayan, yan ay iniilaga ng marami. Pero amin natin ang kamatayan, darating at darating yan eh. Ang kinakailangan lang natin, nakahanda tayo anytime. At para tayo makasigurado sa buhay na wala hanggang doon sa langit, kinakailangan natin si Christ. Ngayon pa lang, kinakailangan natin tanggapin si Christ bilang Lord God, Savior ng ating mga buhay. Ako, aminin ko, ang ganda ng buho ko ngayon eh. Pero hindi ito nakulayan. Ang daming puti niya. Kaya bumata ako ng konti ngayon eh.
Pero kung titingnan natin, kung di ako nakulayan, puro puti na yan eh. Kasi ano na ako eh, 63 na ako eh. 62 lang pala. Sa madaling salita, sa madaling salita po, sa ayaw ko sa gusto, nagkakaedad na rin ako eh. Tama po ba? And time will go, ang panibagong henerasyon na naman ang darating. Mawawala na ako sa mundong ibabaw na ito. Ang matitira na lamang sa akin sa mundong ibabaw na ito ay ang alaala ko. Alaala, memory. Tingnan ninyo yung mga artista. Wala nang George Stregan. Ang meron na lang George Stregan, si Ejercito. Wala nang Dolphy ngayon. Sino na lang nandiyan? Sila Eric Chason na lang. Sila Impe, kung sino-sino pa. Wala nang Denzo Padilla ngayon. Yung anak na lang. Kung titingnan natin, yung Usmeña nung nakalipas, wala na. Ibang Usmeña na ngayon. Yung Marcos noon, wala na. Ibang Marcos na ngayon. So, ibig sabihin, darating ang panahon, alaala na lang ang matitira. Lilipas din tayo sa mundong ibabo na ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, yung paglipas natin, mapunta tayo ng impyerno. Yan pinakamasaklap sa lahat. Kaya ang pinakamaganda, bago tayo mawala sa mundong ibabo na ito, makatiyak tayo sa buhay na wala hanggan. At paano tayo makakatiyak? Simple lang. Isang pag-amin na tayo makasalanan. Humingi ng tawad. Aminin natin hindi natin kayang magbagong buhay. Aminin natin hindi natin kayang maligtas. Ano mang problema, pagsubok laban ng buhay, hindi natin kayang lutasin mag-isa. Tanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating buhay. Presto, pag damating yung kamatayan, ay papasok tayo ng langit. Yung tatay ko eh, namatay yun, 32 years old lang. What, may sakit ba siya? Wala. Yung sasakyan natin, mundo, patay siya. At the age of 32, napakabata. Ilang taon ako noon, siguro 2 years old. Kaya hindi ko na siya nakita personal. Nakita ko na lang siya sa picture. Kaya nung doon umapak ako ng 30, kinakabahan na ako. Baka agad 32 na lang din ako. Pero hindi naman, lamampas pa rin naman ako. So ano ba yung ibig nating tukuyin? Kailangan talaga natin ang Diyos. Kaya ipaalam din natin sa maraming tao. Sa ngayon, sa tingin mo, hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi mo siya priority. Ini-ignore mo siya. Tinatanggihan mo siya. Pero isang araw, kakailanganin mo ang Diyos. Kaya lang, baka sa araw na iyon, malayo na ang Diyos. O huli na ang lahat. Baka biglang dumating, tinatawag natin biglaang kamatayan na hindi nakapagsisi ng kasalanan. Yun ang pinakamahirap eh. One time eh, natawagan ako. No? At hindi lang ito isang beses nangyayari. Takbo ko ng ospital. Comatose. Hindi mo na siya pwedeng makausap. Alam mo, ang gagawin ko, simple lang. Alam ko, hindi ka na makakapagsalita. Alam ko, naririnig mo ako. Yung mga ganong case, ang sinasabi ng doktor, magpatawag na kayo ng inyong mga pinuno kasi wala nang pag-asa. At mga ilang beses po nang nangyari sa amin yan, minsan malalayong ospital pa. Isipin mo na kunyari, nasa Kubawa ko, tatakbo ko ng munting lupa, ang layo nun. At kakausapin mo yung hindi nakasalita. Kakausapin mo. At ano ang pakikipag-usap mo sa kanya? Number one, sa kabila ng kanyang kalagayan ay hihingi pa rin ng himala. And number two, hihingi ng tawad sa Diyos. Na kung sakaling tuluyan na siyang mawawala, maligtas man lang ang kanyang tawad. Kaya hindi rin maganda talaga na ang mga masasama ay pinapatay kaagad. Kung gusto nilang patayin at bitayin, sabi nga ni Manny Pacquiao, ibitay daw. Talaga, as in bitay, ha? Sabi ni Senator Manny Pacquiao, hindi lethal injection. Talagang hangin. Sige, kung gusto pa rin nila yun at may batas na ganun,
Pero ang pinakamaganda siguro, ibahagi mo na ang pag-ibig ni Kristo. Para bago man lang sa bitayin, pumasok yung kanyang kaluluwa doon sa langit. Kasi kung bibitayin siya na impyerno ang pupuntahan niya, wala rin kwenta. Kaya marami nagpapakamatay eh. Kasi akala nila ang pagpapakamatay, finish line na, the end na ng kanilang problem. Ang hindi nila alam, murder yun. Pinatay nila ang sarili nila. And that is matter. Kaya saan pupunta yung mga taong pinatay ang sarili? Sa impyerno. Maliban na lang kung talagang may diferensya ang utang. Ang grasya ng Diyos ay papasok pa. Pero kung matino at papatayin niya ang sarili niya, and that is murder. Impyerno ang punta nun. Kaya kinakailangan na isang tao makatanggap muna ay Kristo bilang Lord and Savior ng buhay. Kaya mahirap o mayaman, may pinag-aralan o wala, malakas o may sakit, kailangan talaga natin ng Diyos. Para mabuhay ng tama sa paningin ng Diyos. Number two, darating ang mga problema, pagsubok laban ng buhay, kailangan natin ng Diyos. And number three, baka dumating yung oras ng kamatayan. Yun ang masakit. Impyerno ang pupuntahan na kinakailangan talaga natin. Amen po ba? Sige po, saglit tayong yung mukha tumikit. Maraming maraming pong salamat sa kailang Ama na sa oras na ito, pinukaw niyo po ang aming puso at kaisipan. Kailangan ka po namin sa aming buhay. Darating po ang panahon na kami po iharap sa iyo. At ayaw po namin mapunta ng impyerno pagkatapos po ng aming buhay sa mundong ibabaw na ito. At darating po sa punto ng aming buhay, o maaaring sa ngayon, dumaraan kami sa anumang problema at pagsubok laban ng buhay. At hindi po namin kakayanin, Panginoon, kung wala po ang iyong pagtulong. Kaya po sa oras na ito, sinasabi rin po namin naman na hindi rin namin kayang magbagong buhay. Malibang tulungan niyo kami, hindi kami makakalayo sa bisyo't kasalanan. Kaya bukas po ang aming puso ngayon, Jesus, pumasok ka bilang Lord God Savior ng aming mga buhay. Tinatanggap ka namin, Panginoon, at hinihiling namin ng Banal na Espiritu. Baguhin kami, Panginoon. Pakilingin ang aming karamdaman. Gawan kami ng dakilang himala. At ang namang problema at pagsubok laban ng buhay na aming kinaharap, solusyonan mo po ito. Hindi lamang po kami, Ama, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Maging ang aming minamahal na bansa, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, ang divine protection sa mga naglilingkod ng tama sa iyo. Dalangin din po namin, Ama, na patuloy na masumpo ang droga, criminalized corruption at anumang kasamaan sa aming bansa. Kasabay nito, Panginoon, huwag namang silang sumobra. At ang batas ay ilagay nila sa kanilang kamay ng walang proseso. Hinihiling po namin, Ama, ang mga summary killing sa ito na matigil. At mabigyan po ng tsansa ang mga tao, gaano mang kasama, na makapagsisi ng kasalanan at makapagbagong buhay. At nagtitiwala po kami, Ama, na sa maigling prayer na ito, Panginoon, ay duminiga nga po, Ama. At marami pong salamat sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa mga nakinig sa oras na ito, maging sa mga nakikinig sa radio at television sa oras na ito, Panginoon. O saan man ito nakarating sa pamamagitan ng DVD at sa pamamagitan ng ilang Diyos ng internet. Dalangin po namin naman na abutin din po sila at gawa po ng dakila at mabuting bagay. Salamat po, Ama, wala po kaming tinaas na pangalan ng sinuman. At wala po kaming itataas sa pangalan ng sinuman. Ang tinataas lamang po namin ang pangalan ng Jesus. At kami po'y nananangan lamang sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Dalangin po namin, Ama, palaganapin mo ang iyong salita ng higit pa hukay sa dati. Magbukas ka ng maraming pinto, maraming puso, Panginoon, natatanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kanilang mga buhay. Dalangin po namin, Ama, na kaming mga manggagawa ay magtayo ka pa ng marami pang manggagawa. Huwag kaming manghina, huwag kaming manglamig, Panginoon, at makapagpatuloy kami dakilang Diyos na ipangaral ang salita mo, Panginoon, habang kami po'y nabuhay. Maraming maraming pong salamat, Ama. Salamat po sa buhay ng mga kapatid ko at mga magulang ko, mga anak na nandito, Panginoong Diyos. Salamat po sa kanilang bukas na puso. Salamat po sa kanilang bukas na tahanan. Dalangin po namin, Ama, magpatuloy sila, Panginoon, at ang binihi na salita ng Diyos at naitanim sa kanilang puso. Dalangin po namin ito, Ama, na lumago dakilang Diyos at lumaganap.
hindi lamang sa kanila, sa kanilang sarili, maging sa mga kapitbahay nila at mga mahal nila sa buhay. Salamat po, O Diyos, ng marami at sa araw ng Linggo bukas, Panginoon, dalhin niyo po kaming lahat at magsama-sama, Panginoon, sapagat anim na araw binigyan niyo para kami magtrabaho. Pero kaya itong araw ay para naman sa iyo, para itaas at para ngalanan niyo makilang, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ng marami at nakitiwala kami, Panginoon, lahat po ng pangangailangan ng bawat sa inyo pong tinugunan. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.